na to ay i-vlog natin ang aking business partner. Yan. Yan ay ang aking high-speed sewing machine. Sa mga nagtatanong dyan kung anong ginagamit kong makina sa mga tinatahi ko, ito siya, mukha lang siyang antique. At sa mga hindi marunong gumamit ng high-speed, sa mga nagbabalak bumili ng high-speed, yan, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong high-speed ko para magkaroon kayo ng idea at yung mga parts niya, yan. Kaya panoorin ninyo itong vlog ko. Panda rin. A few moments later. Ngayon, ito yung on. Ito yung off, yan. Yung on natin, pre-press lang natin na ganyan. At mag-start na siya. At kita nyo naman, di siya lumubog. Kasi, nasira to one time, nagbo-vlog ako, nasira siya ngayon lockdown. At wala akong makuhang technician. Ngayon, meron ako ditong gadget, yan. Kakaiba to. Alam nyo ba kung ano to? Stand to ng clip fan. At yun ang nakuha kong paraan para ma-press itong on nito. Yan. Kasi hindi ko pa siya napatignan sa technician dahil medyo mahigpit nga dito sa amin. Mahirap makakuha ng mag-aayos. Yan. Ngayon, ganyan ako mag-on ng aking sewing machine. Diba? High-tech. Kapag na-on na siya, mag-start na yung makina niya. Yan yung makina niya sa ilalim. At ito yung power cord niya. At ito, yan, yung gamit niya, move siyang ganyan, no? Yan. Pag gaganyanin mo siya, umaangat itong foot, yan. Pag ginaganan mo siya sa ilalim, pag ginaganan mo, umaangat itong foot para lalagyan na ng ating tela. At ito yung ating pedal, yan. Ngayon, dito tayo sa paglalagay ng sinuli. Yung bobbin natin. Ito yung bobbin natin. At ito naman yung ating bobbin case. Ganyan siya. Yan. Hihilahin yung sinulid. Pupunta dito. Yan. Ang pagkakalagay ng sinulid sa bobbin, kailangan yung hindi masyadong maluwag. Ganito lang siya. Yung tama lang yung kagat niya dun sa pang-ipit. And then, may ganito siya. Lalagay natin siya sa ilalim. Yan. Ganito yung itsura niya sa ilalim. Yan. Ito siya yung paglalagyan natin. At sa tamang timing lang, yung pagpasok ng bobbin case yun. Kapag nag-click na siyang ganon, ibig sabihin, pumasok na yung bobbin case dun sa lalagyan niya. Yan. At yung loob niya may oil. Ito kasi, 2 years ko na siyang ginagamit. Hindi ko pa napapalitan yung oil nito. Kaya feeling ko kasi kailangan na itong palitan eh. Kasi hindi malinis yung oil niya. Gusto ko pang mag-consult, magtanong sa technician kung paano ba yung sa oil niya. Hindi ko lang alam kung kailangan ko na bang palitan yung oil na yun sa loob. Ngayon, pagdating dito, pag nailagay nyo na yung bobbin, dun sa ilalim, ito yung belt na nga, yung belt ng ating makina. At kapag minug natin to ng ganyan, inikot natin, yan, para masungkit yung sinulid sa ilalim, yan. Yan, at kailangan mo siyang ipwesto sa ilalim ng foot, yan, ganyan siya. At ngayon, ito naman yung pangtimpla ng ating sinulid. Kasi yung makina natin, kapag ang luwag ng tahi ay nasa, 'di ba, madalas ang nagiging problema kasi ng makina, maluwag yung tahi. Kasi itong makina ko nga lang, medyo may sumpong lang siya minsan. Ang problema lang naman niya, lumuluwag yung tahi niya minsan. And normal naman 'yun sa mga nagiging problema ng sewing machine. 'Yan. Ayan tahi niya.
Kapag kasi ang tahi ay maluwag, madalas problema ang tahi ay maluwag sa ibabaw. Ang may problema daw doon ay yung bobbin case sa ilalim, yung sinulid. Malamang baka maluwag yung nasa bobbin case. Kapag naman ang problema ng tahi mo ay maluwag sa ilalim, hindi maayos, may problema itong ibabaw nating sinulid. Ito lang yung pang-adjust ng tension ng sinulid natin sa ibabaw. Yan. Pag hinigpit, kailangan mong kapain yung higpit nito. Yan, iikutin mo pahigpit or paluwag para timplahin yung tension ng sinulid. Kasi kailangan, nahihila lang siya ng hindi ganun kaganit. Yan. Tamang higpit lang pag hinila. Yan, titimplahin natin. Basta kapag ang tahi nyo eh maluwag or mahigpit masyado, dito mo lang siya titimplahin. Ganun lang siya. Or kapag nagtahi ka at nakita mong maluwag yung ibabaw ng sinulid, kapag ang problema ng tahi ay sa ibabaw, sa ilalim na sinulid ang problema, noon ang kailangan mo ayusin. Kapag naman ang tahi sa ilalim ay maluwag or sira, yan, itong ibabaw na sinulid ang problema natin. Yun yung kailangan natin timplahin. At yung pag-control, yan, pag-control ng tahi, ito yon, yan, pagpapatakbo, ito yung ating pedal. Mas madiin, mas mabilis. Tingnan natin yung tahi ngayon, yan. Ito lang yung naging toyo ng makina ko. Madali lang siyang ayusin. May time lang na minsan pag nagbago ako ng tela, yun, medyo kailangan ko na naman siyang i-adjust. Kailangan mo lang titimplahin itong ating tension. Ayan, yun lang naman nagiging problema niya. Yung sa sinulid, yung mahigpit o kaya maluwag. Pero kayang-kaya naman siyang timplahin. Lalo na kapag nag-iiba ng tela. Minsan, depende sa tela, yung timpla nitong tension ko. Yan, ganyan siya. At enjoy talaga kasing gamitin yung high speed. Mabilis siya patakbihin. At yung tamang control lang din ng pedal, yan, para hindi dire-diretso. Kasi sa una, kapag first time nyo kasing gagamit ng high speed, minsan, nag-wave pa yung tahi. Kasi nga, mabilis yung takbo. So, kailangan yung pag-aralan muna kung paano kontrolin yung itong pedal sa paa. Yan ang kailangan pag-aralan kontrolin. At kapag napag-aralan nyo na kung paano kontrolin yung pedal sa paa, yun, magagamit nyo na siya ng maayos. Ito yung reverse. Yan, ito yung lock. Kapag ginanyan nyo, nagre-reverse yung ating tahi. Nakaka-enjoy gamitin to. At ito naman, yung pang-timpla ng limit ng tahi. Ito yun. Yan, number one. Kapag yung number one niya, masyadong malimit. Yan, yung maliliit. Number one. Yan, ito yung number one niya. Ito yung point niya. Nasa number one. Yan, maliliit yung tahi niyan. Yan, ganyan siya. Maliliit. Siyempre, number seven. Yan. Pag naka seven or zero, ayan, ganito naman siya. Malalaki yung tahi. Yan, maluwag. Yan. Yung seven o zero, yan yung ginagamit kasi maluwag yung tahi. Yan yung ginagamit pang-shear ng fabric, parang paggagawa ka ng shearing na skirt, yan. Yan yung ginagamit. Nakaset siya sa zero. Pero, ang laging katamtaman, nakaset para sa akin, lagi yung ginagamit yung 3 or 2. Yan. Pag hindi 3, 2. Yan, lagi yung ginagamit or 2.5. Mga ganyan. Yan yung lagi kong ginagamit na stitch. Yan, dito tayo sa 3. Yan, ganyan lang siya kasimple. Parang kung iisipin lang, pag hindi ka pa nakakagamit ng high speed, parang ang hirap sa una. Pero pag natutunan mo siya, mag-i-enjoy ka, siguradong makakarami ka ng tahi. Ganito naman yung paglilipat ng sinulid. Kunin ulit natin yung bobbin. Pag bawa, naubusan na kayo ng sinulid, mag
magpapalit tayo dito. Yan. Yung ito, yan, ito, nasa ilalim yung, yan, sa ilalim yung sinulid. Ilalagay natin dito. Saka dito, may ipitan dito. Hindi ko na dito pinapasok eh, kasi okay naman siyang hindi padaanin yan. Then, igaganito natin. Yan. Tapos, ipipress niyo yung control pedal. Yung pedal natin. Yan. Hintayin niyo siyang dumami. Yan. Ganyan siya i-rewind. Yan, sa mga maraming tinatahi dyan, kaya kahit hindi, kahit mga pansarili, kahit pang ano nyo lang, pang libangan, mga pansariling dress, sa mga mahihilig sa dress, bili kayo ng ano, ng LED light. Kasi magagamit nyo siya. Kahit kasi minsan maliwanag yung kwarto kapag gabi na, natatabunan natin yung ilaw, mahalaga may ganito tayo. Yan, magagamit, maganda siya para hindi masakit sa mata. Magagamit na siya. Nabili ko to sa, marami ito yata sa Shopee. Kasi nabili ko to sa binilhan ko ng portable dati eh. LED lights sa, para sa sewing machine. At dito naman tayo sa pagpapalit ng karayom. Gamit tayo ng pampihit o maliit na screwdriver. Iikutin lang natin siya. Yan, pag naluwagan na natin, teka, itataas natin konti. Yan, taas yung konti. Yan, ito yung karayom niya. Ang gamit kong karayom, organ, number 16 yung gamit ko. Ang ginagamit kong karayom, pag hindi 16, ay number 14. Yan. Tapos, yung, ito yung flat nung karayom natin. Yung flat niya, kailangan nakaharap dito. Yan, sa loob ng makina. Ayan, oh. May uka siya. Yan. Yung uka niya, kailangan nakagilid. Nakaharap dito sa loob. Babalik na rin natin. Yan. Mag-iingat lang. Kapag nagkakabit kayo ng karayom, i-off na lang muna yung makina. Para iwas disgrasya. Yan. Kasi mahirap na eh. Ayoko masampulan eh. Yan. Pagkakabit natin ng karayom, ipasok na lang ulit yung sinulid para itry natin yung tahi. Kasi nagkakaproblema rin sa tahi kapag baliktad yung kabit ng karayom nyo. Ayan. Yung karayom, yung ano sa ilalim. Yun. Magic. Teka. Ngayon, i-on ulit natin gamit ang mahiwaga kong gadget. Gadget sa pang-on. Ayan. Basta saan mat makakakuha rin ako ng technician na mag-aayos ng on ng aking makina. Ayan. Ibig sabihin, tama yung kabit ko ng karayom ko kasi tama yung tahi niya, yan, maayos. Kasi kapag yung kabit ng karayom niyo ay baliktad, yung uka ng karayom dito nakaharap sa loob, yan, tama. Kapag kasi baliktad yun, ba, dito nyo naharap sa papalabas, doon nagkakaproblema yung, ano, yung tahi nyo. Kapag hamba nagpalit kayo ng karayom tapos napansin nyo bakit ganun yung tahi nyo, nagpuputol-putol yung sinulid nyo, kaya lumuluwag, hindi nyo maintindihan, check nyo yung karayom nyo, baka baliktad. And para karamihang nangyayari yun sa mga beginners na mga nananahi na gumagamit ng high speed. Ito naman, ito yung foot. Ang nakakabit dito ay yung regular foot. Yan, ito yung regular foot natin. Dito siya magpapalit kapag magpapalit kayo ng zipper foot, ng invisible zipper foot, yan, kung ano-anong klaseng foot. Yan, dito siya ilalagay. Ganyan lang.
At malawak tong tungkol sa high speed eh. May nabasa kasi ako dati dun sa isang group eh, na parang may nagagamit silang pang embroidery. Pinapalitan lang yung plate. Di ko lang alam kung ganitong klaseng makina yun. Meanwhile, yan na yung aking business partner na si Sunstar. Sa mga naghahanap ng high-speed sewing machine at sakaling masumpungan nyo yung brand na to, okay naman siya para sa akin. Ito ay nabili ko second hand sa Taytay. Yan, nabili ko siya ng 6.5. Mas mura siya kumpara dun sa iba. Karaniwan kasi sa mga second hand, ang presyo ay 7,500. At ang brand niya ay Sunstar. Rami-rami na rin ako natahi dito lahat ng mga order ko sa loob ng 2 taon na lumipas. Yan, dyan ko yan tinatahi. At ang ginagamit kong bilang pang-overlock ay yung zigzag stitch ko sa aking portable. At yun ang aking i-vlog na kasunod. At sa mga mapapadaan dyan, pwede nyo pong i-browse yung aking YouTube channel. At marami kasi akong mga videos na naunang in-upload kasi sayang naman kung hindi nyo mapapanood. Napaka-informative po ng mga ginagawa naming videos. Pwede nyo silang balikan kasi kahit mga nauna ko pa silang videos, marami po kayo mapapakinabang, lalo na sa mga beginner, sa mga aspiring mananahe dyan. Yan, para po sa inyo talaga itong ginagawa kong vlog. At shoutout nga pala kay Kuya Rod Topia. Subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Thank you kasi nagpagawa ako sa kanya ng cabinet para sa laruan at ang ganda. Nako, pati yung kaibigan ko kasi nagpagawa ng cabinet dyan. Ang ganda ng mga gawa niya. Yan, subscribe nyo po si Kuya Rod. Thank you Kuya sa paggawa ng cabinet ko. At kung kayo po ay bagong napadaan sa aking channel, pakipindot po ang like, subscribe at notification bell para maging updated kayo sa mga darating ko pang videos. At hanggang dyan mga kajangos, hanggang sa muli nating vlog. See